Yeah, welcome po sa Jesus the Anointed One Church. Ako po si Pastor Finny Plata. Ako po ang pinaka-pogi dito. Yun lang pakilala ko. Pangalawa po ay si Jello. Pero yung ako, to si Jello, ano na, malayo. Malayong agwat na. Okay po. So, before we continue, tumayo po tayong lahat. And let's declare our calling verse. Luke 4:18 up to 19. 1, 2, 3. Spirit of the Lord. He has anointed me to preach the gospel to the poor. He has sent me to heal the brokenhearted, to proclaim liberty to the captives and recovery of sight to the blind, to set at liberty those who are oppressed, and to proclaim the acceptable year of the Lord. For our God is Jesus, the Anointed One. And let's declare our 10 culture. 1, 2, 3, go. I am a blessing. I am anointed. I am a deliverer. I am a good follower. I don't destroy, I build. I am not seasonal. I appreciate everyone and everything. I am part of something big. I am in partnership with Christ. And I am not extreme. Muli palakpakan natin na Lord. And pwede na kayong umupo. So, ang ating pong theme ay Shalom, Shalom. Sabi nyo nga, Shalom, Shalom. Or it is the Hebrew word for perfect peace. Perpektong kapayapaan. Yan. Ang sarap kaya nung may perfect peace ka, lalo na pag nanalo ka. Nanalo kayo sa basketball, 4-1 kayo, excited kayo sa playoffs. Yan, batiin nyo naman ang ating best player kahapon, si Jerusalem. Yes, idol! Nabalian ka ga? Kahapon hindi. Ako nabalian eh. Itong daliri ko, nasukluan ako. Ang pagang-pagang nga po eh. Tapos nagki-keyboard ako, ang hirap. Hindi ko maisara. Pero ang sama pag ginaganan kasi mukhang nagmumura. Anyway, Shalom, Shalom. Alam niyo ba nung old Jewish times, panahon ng mga Israelites, when pag sinabi mong Shalom, halimbawa sinabi, Shalom, Lloyd. Shalom, Sheila. Ibig sabihin, nagbibitaw ka ng kapayapaan. Nagbibitaw na ka na sana magiging maayos ang buhay mo. O kaya ay pag sa atin, sige, bye-bye. Sasabihin mo sa kanila, Shalom. Ibig sabihin, mag-ingat ka sa pag-uwi. Mabless ka sa iyong buhay. Pero pag sinabi mong dinoble mo, sinabi mo, Shalom, Shalom. Ibig sabihin, ang sinasabi mo, nagde-declare ka ng perpektong kapayapaan sa taong yon. Kaya sabihin mo sa katabi mo, Shalom, Shalom. Sabihin mo sa isa mong katabi, Shalom, Shalom. It means nagde-declare tayo ng perpektong kapayapaan. At alam nyo po, nung panahon, 2,000 years ago, mahalaga ang sa mga Jewish people, mahalaga ang peace. Pero tanong ko, mahalaga pa ba ngayon ang peace? Kapayapaan. Na parang ang peace ngayon unachievable na. Parang hindi mo na makukuha ang perfect peace. Parang magkakaroon ka lang peace kapag nagbakasyon, kapag sumahod, kapag nagkaroon ka ng kachat or something, or kapag nagkaayos kayo ng kaaway nyo o ng asawa nyo. Pero parang unachievable, hindi na makukuha yung perpektong kapayapaan. For the next few Sundays up until August, we will talk about Shalom, Shalom, or perfect peace. At na, for me, napakamahalaga ng perfect peace. Sabi ko nga, hindi ko kailangan ng 10 milyon ang kailangan ko yung perfect peace. Charot. Pareho kung pwede. 10 milyon at perfect peace. Ang ating verse po ay sa Isaiah 26 verse 3. Buklatin po natin. Sino po yung may dalang Bible? Loud and proud, Bibles. Maganda, next week may dala tayong Bibles, ha? Ano ang gagawin natin pag wala tayong Bible? Pumunta sa baba, sa RD Pawn Shop. Ibenta ang cellphone, bumili ng dalawang Bible. Isa ay English, isa ay Tagalog. Isaiah 26 verse 3, anong sabi doon? Wait lang. Sabi doon, You, Lord, give perfect peace to those who keep their purpose firm and put their trust in you. Ganda, no? Sabi sa Lord, You, Lord, give perfect peace. Sabi nyo nga, perfect peace. Perfect peace to those who keep their purpose firm and put their trust in you. Like everything now is disposable. Madali na. Like peace, ang kapayapaan ay madaling itapon, hindi mahalaga. Kami po kapag nagnakain ng mga kabataan sa bahay o kahit hindi kabataan,
kahirap maghugas ng plato, kaya minsan na ginagawa ko, nabili na ako ng maraming disposable na plato, disposable na kutsara, tinidor, disposable na paso, na kapag ginamit ay tinatapo na. Ngayon, parang ganun ba, hindi ba natin minsan nare-realize ang kapayapaan ay madaling itapon? O parang damit na papalit-palit, ang kapayapaan ay mahalaga pa ba ito? O kung saan-saan na kinukuha? Or mahalaga pa ba ang kapayapaan ngayon? O mas mahalaga, sa ibang tao, mas mahalagang, sa ibang tao, mas pera ang mas mahalaga kaysa kapayapaan. Na yain na may pera kahit hindi makatulog sa gabi. Sa ibang tao, jowa mas mahalaga kaysa kapayapaan. Kahit hindi ka makatulog, lagi na lang kayo nagkaaway. Basta may jowa, yain walang peace. Hindi mabitawan. Sa ibang tao, mas mahalaga ang achievements, mas mahalaga ang posisyon, mas mahalaga ang puri ng ibang tao. Mas halaga na ikaw ay laging maganda sinasabi sa ibang tao. Na kahit makabangga ka na ng mga values o morality at wala na kapayapaan, basta mahalaga binupuri tayo ng ibang tao. At alam nyo ba, sa dami na nating naranasan sa buhay, taas ang kamay, marami nang naranasan sa buhay. Kahit ako po, pastor, is 17 years old na, pero marami na ako naranasan sa buhay. That is quite true. Pwede mangyari yun. Sa dami ng karanasan na inalaw ng Lord na pagsubok, na pain, puyat, hindi makatulog, kaiyak, sa dami ng hurt, sa dami na ng emotional abuse, sa dami na ng sakit, sa dami na ng pag-asa na umasa tayo tapos hindi pala nangyari kaya nasira na ang pag-asa. Sa dami na ng tao na nang away sa atin, sa dami na ng salitang narinig natin, sa dami na ng tao na marami sinasabi sa iyo, sa dami na ng unfair treatments, na supposed to be ikaw ang nandun pero inagawang ka ng posisyon, na supposed to be ikaw ang makakakuha ng pagpapala pero inagaw sa'yo, na marami na tayong tanong, bakit siya ganoon? Ba't siya nandun? Ako hindi. Bakit ako nag-church? Siya naman ay hindi, pero siya ay mas okay, mas maano. Ba't siya ang samang tao, pero mas okay siya? Ang daming unfair treatment at ang dami rin minsan pagkakataon na nasaktan ang ating tiwala. At minsan, ang tagal na nating inaantay yung breakthrough. Ang tagal na nating inaantay yung blessing. Ang tagal na nating inaantay yung financial prosperity. Sa dami na nating naranasan na parang ang perfect peace ay parang tunay pa ba? At dahil doon, minsan, sa dami na nang inalaw ng Lord na pagsubok, sakit, salita, ang ating puso ay nakalyo na. Alam nyo gang kalyo? Sino may kalyo? Alam nyo kalyo? Yung parte ng yung balat na matigas na. Yung manhid na. Yung sarap tusukin ng karayom, lalo na sa paa, pag tinusok ng karayom, ay parang wala kang nararamdaman. Meron po kami kaibigan, siya ay kaibigan namin, pastora. Siya po ay sila ay matagal sa UAE. Tapos pag nauwi sila dito sa Pilipinas dati, pag nakakamusa ko, pag kinakamayan namin, pansin ko ang tigas ng kamay. Kasi siya dito, parang ang ganda ng, hindi hard labor ang ginagawa. Pero nandun siya sa UAE, siya mag-isa nag-aalaga sa tatlong anak, siya ang naglalaba mismo, pero dito, may kasambahay na naglalaba para sa kanila. Pag hawak ko ng kamay, ang tigas ng kamay. Sabi ko, pastor, ang tigas ng kamay mo. Ay, oo, kasi ako lang doon ang solong naglalaba, akong solong nagawa ng gawain bahay. Kaya ang kanyang kamay matigas, kinalyo na, sa dami ng kalalaba, lalo na ngayon, hindi pa natila, ang dami ng labahin. Yung aking sinampay, instead na matuyo, basa pa rin. At minsan, ganun din ang ating puso. Sa dami na ng ating naranasan, hindi natin napapansin, ang ating puso ay kinalyo na. O kalyuhin na, pagod na, umay na. Ang title na i-share ko ay Calloused Heart. Kinalyong puso. Let's pray. Let's bow down our heads and close our eyes. Holy Spirit, you lead us to your presence. We believe that sa buhay na i-share mo sa amin, ang aming puso ay kahit
ganito, tulungan mong maibigay sa'yo. Sa mga nanonood, tulungan mo kaming maisurrender sa'yo. Salamat po, Panginoon. Magandang gagawin mo sa puso namin ngayon. At mabubuhay muli yung mga dating manhid na sa amin. Thank you, Father, in Jesus' name. Amen. Palakpakan natin muli yan, Lord. Alam niyo, sabi dun sa verse, sa Matthew 13 verse 5. Sabi dun sa Matthew 13 verse 5, basahin natin. Matthew 13 verse 5. Wait lang. Okay. 15 pala. Matthew 13 verse 15. Basahin ko lang. For the people's heart has become callous. Ang mga puso ng tao ay kinalyo na daw. They hardly hear with their ears and they have closed their eyes. So sobrang kalyo na ng puso ng mga tao, hindi na nila kung anumang sabihin sa kanila, hindi na pinakikinggan. Sino may anak na ganon? O kahit ano ipakita sa kanila, hindi na naman naniniwala. Otherwise, they might see with their eyes, hear with their ears, and understand with their hearts, and turn, I would heal them. Sabi dito ni Jesus, minsan daw, ang puso ng mga tao ay kinalyo na, kaya hindi na nakakapakinig ng tama, hindi na nakakakita ng tama. Manhid na. Sabihin mo nga sa katabi mo, manhid ka na ba? Tanungin mo yung sa mong katabi, mas manhid ka ba kaysa sa akin? Pag sinabing manhid, o kaya'y kinalyo na ang puso, I want to see na may part, hindi man buong puso natin na may part na kalyo na, I want everyone to see na baka ang puso mo ay may parte na kinakalyo na. Pag ba ang isang pa ay kinakalyo, anong kailangan? Kailangan ng futspa. Kailangan tawagin na si Aling Mimang pumunta sa bahay at ipa-futspa ang ating paa. Kailangan ng pedicure. Pero sa puso, kapag kalyuhin ang puso, ano ang kailangan gawin? Alam nyo, minsan din, kinakalyo tayo hindi lang dahil sa ibang tao. Kinakalyo tayo dahil sa kinahayaan ng Diyos at kinakalyo din tayo sa church. Kaya minsan, defense mechanism natin, hindi na lang tayo asa. Hindi na lang, kasi ayaw nating masaktan. Kasi, alam ko na yun. Umasala ako dati, hindi naman nangyari. Diba? Hindi na lang tayo magsasalita. Kasi ayaw nating masaktan. At di na rin tayo kikilos o gagawa. Kasi baka masaktan lamang tayo. At minsan nga sa church ganon, hindi na lang ako tataas ng kamay para magpuri, baka kasi umasa ako sa pangako ng Diyos, ay baka, ay ang tagal-tagal na wala. Hindi na lang ako tataas ng kamay. Hindi na lang ako magpupuri. Bakit? Hindi ko naman nararanasan yun. Ikatagal na. Alam mo yung kantang kabutihan ng Diyos? At awitin ko ang kabutihan ng Diyos. Alam mo yung pag narinig nyo, talagang mapapataas ang kamay nyo. Mararamdaman nyo ang buti ng Diyos. May mararamdaman kayong presensya. Kahit yung kanta kanina, may nararamdaman kayong something sa puso nyo. Nararamdaman nyo na mabuti ang Diyos. Pero take deep inside. Nararamdaman nyo na may Diyos, pero naniniwala ba talaga kayo na mabuti ba ang Diyos sa akin? Kahit wala pa yung matagal ko nang pinapanalangin. Mabuti ba ang Diyos sa akin? Kahit pag-uwi ko sa bahay, namumura at puro mura sinasabi sa akin. Ramdam mo kabutihan ng Diyos, pero wala nang laman ng wallet mo. Kaya may part sa puso natin na kinakalyo. O kaya ganito. Ewan ko lang, sana wala dito. Di na lang po ako magde-devotion ngayong araw na ito. Di ko naman ramdam si Lord. Naranasan nyo na ba yun? Gusto nyo mag-devotion, magbasa ng Biblia. Pero hindi mo maramdaman yung salita. Parang walang talab. Walang aamen. Pero alam ko may ganon. Di na lang ako magdadala ng bago kasi ang dami ko ng beses nag-invite, nire-reject lang naman ako. O kaya'y naisama ko sa church, pagkalabas ng church, ang dami pang sinabi sa akin. O kaya'y hindi na naman bumalik, bahala na siya. Ako pa! Ako'y palangit siya, pa-impyerno. Alam mo, kinalyo ng puso natin, di na ako mag-i-invite. O kaya di na lang ako mag-aalaga kasi yung mga inaalagaan kong A-group member ko, iniiwan lang din ako. Nalipat sa ibang satellite.
Di na lang ako mag-involve sa church kasi nasaktan lang naman din ako ng mga kasama ko. Hindi na ako magpapatawad kasi paulit-ulit na lang naman din sila. Alam ko na yan, ganyan ang mga ugali, na bahala na siya. Hindi na ako magpapatawad. At isa pa, hindi na naman ako atin, alam ko na naman ituturo ni Pastor. Hindi na ako atin na ulan. Hindi ako atin mas mahalagang ibang bagay. Nag-gets yun ba yung point na siguro may point na alam ko na yan, kaya hindi ko nagagawin. Pero ang source nun pala, ang puso natin ay kinalyo na. Ang puso natin manhid na. Ang puso natin umay na. Ang puso natin ay hindi na makatanggap ng bago. Saan tigas na. Meron pong isang propeta sa Bible, ang pangalan niya ay Jeremiah. Sabi niyo nga, Jeremiah. Ang tawag kay Jeremiah is a weeping prophet. Alam niyo yung weeping sa Tagalog? Ano no? Iyakin. Gaya mo. Gaya ko, iyakin po ako. Iyakin, ibig sabihin, iyaking propeta. Nung bata pa si Jeremiah, inusap siya ng Lord. Kinausap siya ng Lord. Sabi sa Jeremiah 1 verse 5. Sabi doon, "Before I formed you in the womb, I knew you. Before you were born, I set you apart. I appointed you as a prophet to all nations." Tinawag na Lord si Jeremiah, siguro edad pa ni Arthur o edad pa ni Quato. Tinawag siya, alam mo, parang ginising ng Lord si Jeremiah at sinabi, "Anak, i-appoint kita, tatawagin kita, gagawin kitang propeta ng maraming bansa. Ikaw ay gagamitin ko." Ikaw kaya ang gisingin ng Lord, sabihin, "Anak, Arthur, gising. Magpapastor ka. Papadala kita sa Ukraine." Ginising si Quatog. "Quatog, madaling araw. Ano po yun, Lord?" "Magiging misyonaryo ka. Papadala kita sa Somalia, yung pinapatay ang mga Kristiyano." Oh my God! Oh my gulay! Si Jeremiah tinawag. Bata pa siya. Siyempre, pag tinawag ng Lord, pribileyo, di ba? Si Lord kumausap sa'yo. Pero imagine nyo, tinawag siya for the great things, sa magagandang bagay. Pero bago maranasan ng great things, tinawag din siya para sa mga challenging things. Tinawag din siya. Noong ako po'y tinawag magpastor, gustong gusto ko. Kasi gusto kong may inuutong tao, joke. Biro lang po. Gusto kong may sinasira na tao. Gusto kong may nababagong tao. At gusto ko, kita ko na talagang may mga tao na from galing sa kadiliman pupunta sa Diyos. Yun ang gustong-gusto ko, kaya gustong-gusto ko magpastor. Kaya nag-oo ako, pero di pala madali. Challenging pala. Lalo na mga alaga mo ay... Anyways. Wala na. Ay, the Lord. Ikaw, Holy Spirit, ikaw magsalita sa akin. Yan. So, ano nangyari kay Jeremiah? Sabi mo sa katabi mo, makinig ka. Ano nangyari kay Jeremiah? Naging propeta siya. Pero siya ang naging pinakahuling propeta sa pinaka-righteous at matuwid na hari ng Israel, si King Josiah. Nung namatay si King Josiah, ang kanyang anak, ang pumalit, si Zedekiah, sobrang masama. Propeta si Jeremiah sa napakasamang panahon sa Israel. Paano mo sinabing masama? Sobrang unrighteous. Itinayo muli ni Zedekiah ang mga peking Diyos-Diyosan na mga tao noon mag-church, sasambahin si Jesus, ang Diyos, tapos pagkatapos sasamba din sa Diyos-Diyosan na peke, kay Baal, kay Molech. At sobrang rampant ng kasalanan noon, ang bawat lalaki noon ay marami, hindi lang isang asawa. Sobrang makakasalanan. Ang mga pari noon, ang mga pastor noon, mga pakitang tao lang, ang mga pari noon, greedy, inanakawan ng pera, ang mga tao, kung ano-anong ginagawang kasalanan ng mga pare. Sobrang mahigit ang kasalanan noon. At ang pinakamatinding kasalanan noon, araw-araw may pinapatay na bata, inaalay kay Baal sa Pekeng Diyos-Diyosan. May pinapatay na bata, inaalay sa ginagawang sakripisyo. Kaya itong si Jeremiah ay iyakin. Kasi araw-araw na lang, iiyak siya sa Lord. "Lord, mahal mo ang bansang Israel, mahal mo ang bansang Juda, baguhin mo ang puso ng mga tao, baguhin mo ang puso ng hari,
Araw-araw simula umaga hanggang gabi naiyak si Jeremiah, baguhin mo ang puso. Pagkita niya sa hapon, may inalay na naman bata, may pinatay na naman bata. Kita niya yung mga pari nagiinom, may mga ibang prostitute. Gabi, iiyak na uli siya hanggang madaling araw, hanggang kinabukasan, hanggang pagsilip niya sa bintana, may pinapatay na naman bata, inaalay na naman, makakasalanan ng mga tao ang ginagawa, ganon. Gabi-gabi siyang naiyak, kaya ang tawag sa kanya ay weeping prophet. At alam nyo ba, yung spirito na yun, nangyayari ngayon, yung pinapatay na bata? Alam nyo ba, nangyayari pa rin yun? Yung may pinapatay na bata at inaalay sa pekeng Diyos? Alam nyo ba? Yung mga nabuntis na ayaw buhayin yung anak, pinapatay ang bata. Abortion. So, may time na sinabi ng Lord kay Jeremiah, nandiyan pa ba kayo? May time na sinabi ng Lord kay Jeremiah, wawasakin ko na ang bansang Israel sa sobrang sama. Warningan mo ang hari. Wala na magagawa. Ito na lang magagawa. Sumuko sila sa Babylon kay Haring Nebuchadnezzar. Sumuko sila para maligtas pa yung mga tao at hindi sila maparusahan. Ang ginawa ni Jeremiah, kumuha ng yuga o pamatok o kahoy. Alam niyo sa kalabaw, yung pinapatong sa likod, panghila ng ano, yun. Kinuha, inilagay sa balikat. Nakaganon. Tapos, pupunta sa palasyo ng hari. Daladalang kahoy, nakaganon. Sinasabi sa hari, sinabi ng Diyos, sasakupin ang Juda, ang Israel, ang Jerusalem, ng bansang Babylon. Sumuko tayo sa hari. Ay may peking propeta yung hari. Wag, walang magagawa mga yan. Tayo makapangyarihan, wag mo siyang sundin. Hindi. Araw-araw pupunta si Jeremiah. Nakagayon. At sabi ng Lord, wag mong alisin. Uuwi siya nakagayon, naiyak. Kakain siya nakagayon. Hindi niya inaalis ang pamatok. Naiyak siya. Lord, iligtas mo ang bansang Israel. Lord, iligtas mo ang bansang Israel. Lord, baguhin mo ang puso ng mga bansang Israel. For years, sa ilang taon na nanalangin si Jeremiah ng ganon. Ito ang tanong ko. Ito ang tanong ko sa bawat isa. Ikaw, anong gagawin mo kung may pinapanalangin ka at hindi pa nangyayari? At feeling mo na umay ka na, napagod ka na, nasabi mo, alam ko na yan. At gaya ni Jeremiah, may pabigat pa dito, na nung nananalangin ka, mas may bumigat pa sa buhay mo. Nakala mo nasa church ka na mas magiging maayos, na ang church magiging, ano bang tawag doon? Alam mo yung ang church magiging, kumbaga magsasagot sa lahat ng problema mo. Kung bagay pagpunta mo sa church, wala ka ng problema. Lagi kang champion sa basketball. Pero instead, mas lalo ka pang nagka-challenge. At minsan pansin mo, nagkakalyo na. Anong gagawin mo? Mananalangin ka pa rin ba? Gaya ni Jeremiah. Siguro marami sa atin, di na ako magpe-pray. Wala naman nangyayari. Di na ako magde-devotion, magbabarik na lang ako. Wala naman, marami namang kakaiba dun sa church. Ganit na lang ako ng jowa. May pangako ang Lord kay Jeremiah. Sabi niya, wawasakin ko ang bansang Israel, pero in 70 years, babalik kayo. In a few years, babalik kayo. At binanggit ng Lord kay Jeremiah yung favorite verse ng lahat. Ano nga yan? Jeremiah 29:11. Ano nga yun? Basahin natin sa mga hindi nakakalam. Sabi doon, for I know the plans I have for you, declares the Lord. Plans to prosper you and not to harm you. Plans to give you hope and a future. Sino po dito ang Kristiyano na mga tatlong taon mahigit? 3 years and above. Yan. So alam na natin yung verse na yan. Pag tinanong kayo, ano po ang favorite verse mo? Jeremiah 29:11. Kapag ikaw nasa Facebook, ang nakaano mo doon, Jeremiah, Jer 29:11, emoji heart. Tapos emoji ganon.
O kaya ay kapag ikaw ay basta may tinanong sa'yo, anong sasabihin mo? Halimbawa, uy, pag-pray mo yung pinsan mo. Puto ko. Halimbawa, may diboy. Pag-pray mo. Pag pinag-pray ka, i-declare mo, I declare Jeremiah 29:11. Favorite verse. Na may pangako ang Lord na maganda. Diba? Tunay naman. Pero kung titingnan nyo, pinangako yan kung kailan nasisira ang bansang Israel. Kung kailan kalyuhin na ang puso ni Jeremiah. Pag sinabi yan sa inyo, sa sitwasyon nyo na ngayon, na umay na ako, ako nang gagawin, alam ko na yan, ano nangyayari. Pag sinabi yan sa inyo, may talabpaga. Pero alam nyo, ang magandang sinabi yung mga sunod na verse. Mas maganda para sa akin kaysa sa verse 11. Mas favorite ko ito, verse 13. Pagkasabi yan, sinabi ito, you will seek me and find me when you seek me with all your heart. And I will be found to you, declares the Lord. Sabihin nyo nga, when you seek me with all your heart. Kapag hinanap natin ang Diyos ng buong puso. Kapag hinanap natin si Lord ng buong puso, hahanapin pa rin natin pala si Lord ng buong puso. Kahit may kalyo na, kahit pagod na, kahit umari na, kahit nagbabasa ka, hindi mo maramdaman, kahit nagpe-pray ka, ibang nasa isip mo, hahanapin mo rin siya ng buong puso. Nagpe-pray kami dito. Nagtatanong ako, Lord, paano patitibay ng prayer ng church na ito? Kasi araw-araw may nagpe-pray. Praise God. Pinagpe-pray namin ang bawat isa sa inyo. Pinagpe-pray namin ang mga sitwasyon natin. Mananalangin kasi mahalaga. May atake sa spiritual world, kaya mahalaga may nananalangin. Pero sabi ko, parang mahina pa. Lord, anong kailangan? Minsan, kukunti natin. Minsan, online na nga, isa pa nagpe-pray. May pagkakatanong ganun. Nakalimutan ko, Pastor. Minsan ganun. Sabi ko, Lord, ako'y, anong bang gagawin? Pinakita sa akin ito ng Lord. Na anak, hindi kailangang madami. Ang mahalaga kahit isa, yung isang yun, buong pusong binibigay niya sa akin. Yun ang sinabi ng Lord sa akin. Alam nyo ba, ang paghanap sa Lord, ang tanging paghanap na ikaw ang maibibigay. Usually, pag naghahanap tayo, gusto nating may matanggap. Diga, maghahanap tayo ng ibang tao para kailangan natin ng approval. Pag may kaaway tayo, maghanap tayo ng ibang tao, alam mo ba yung si ganun, ganyan-ganyan yan? Ay, oo nga. Maghanap ka ng kalampi. Pag may nagmarites sa iyo, isusumbong mo dun sa alam mong kaaway din niya. Hoy, alam mo ba may sinabi sa akin na ganito si ganito? Ay, talaga, alam mo, ganyan talaga, ugali yan. Naghanap ka ng tao kasi gusto mo may matanggap ka na, ay, oo, tama ako, mali siya. Kahit hindi mo siya masuntok, yung masarap niyong pagmarites siya. Di ba? Naghanap tayo ng ibang tao dahil gusto nating may matanggap. Naghanap tayo ng pag-ibig. Naghanap tayo ng katsyat dahil gusto natin ng kilig. Naghanap tayo ng hanggang madaling araw na kausap dahil gusto natin kinikilig. Yain ang walang makain basta may pang load at pang video call. Bawal mag-name drop dito. Dahil gusto natin ng kilig. Sabi ko nga sa mga ito, gusto nyong kilig, bumili kayo ng isang pichil na tubig, inumin nyo, pag-ihin nyo, lagi kayong kikiligin. It's the same. Gusto nyo ng naglalaro lamang, pumunta kayong Toy Kingdom. Maraming laro doon. Naghahanap tayo ng ganon para may kilig. At naghahanap tayo ng trabaho dahil gusto natin makatanggap ng pera. Sarap kaya na may pera. Di ba? Sasamgyup kayo. Woo! Pero kapag hinanap mo ang Lord, ang pinakauna ay hindi ikaw ang may matatanggap. Ikaw pang may bibigay. Diga? At anong hinihingi ng Diyos? Half heart, kalahating puso, 1/4 ng puso, buong puso. Biruin mo yun. Yun lang ang paghahanap na ikaw pang may bibigay. At minsan naghanap tayo ng tao, naghanap tayo ng kilig, naghanap tayo ng pera, naghanap tayo ng kalampi pag may kaaway tayo, naghanap tayo ng ma-approval ng magulang, naghanap tayo ng pagmamahal ng asawa. Nakakala natin, nandun yung kapayapaan. Na kapag nagka-jowa tayo, nagka-pera tayo, nagka-trabaho tayo, nagka-posisyon tayo, may kapayapaan.
Sa tunay, wala doon ang, ang tawag doon i fake peace. Pekeng kapayapaan. Sabi nyo nga, pekeng kapayapaan. Ano dyan pa ba kayo? Nakausap nga namin si Rev. Eric. Mayaman po siya sa habagat bayaran ng Lord. Nakausap na daw niya mayayamang tao, mga politiko. Sa dami ng pera, hindi alam ang gagawin sa pera. Ang ginagawa, naghahanap ng mga charity. Magbibigay to feel good in themselves. Pero walang purpose. Naranasan ko, sa tunay, pag naranasan yung madaming pera, sasabihin siya kung ilalagay ang perang ito, mamimigay lamang kayo. Pero parang may kulang. Lalo na sa tunay, aminin ko, sa padami ng pera, sa paliit ng kapayapaan. Kasi, para magkaroon ka ng maraming pera, busy-busy ka, dami mong trabaho. Minsan, kapag ikaw may mataas ang posisyon, ang dami mo makakaaway, ang dami mo makabangga. Pag ikaw ay sikat na influencer sa social media, dami kang likes, marami kang pera, dami mong babasya iyo. Diba? Sa pasikat, sa payaman, sa pakaunti ng kapayapaan. Peking kapayapaan. Paano makuha yung perpektong kapayapaan? Sa banal na espiritu. Na kapag hinanap mo ang banal na espiritu at binibigay mo puso, ang buong puso mo, dun ka lagi nasa presensya niya, dun mo laging mararanasan ang perpektong kapayapaan. Sa presensya ng banal na espiritu. Pero pastor, yun na nga hinanap ko siya. Hinahanap kong Holy Spirit. Ay, paano yun? Nagpe-pray naman ako eh. Pero minsan talaga nagpe-pray ako eh. Ibang laman ang puso at isip ko. Tapos ako'y gulong-gulo. Minsan, pastor, ako'y nagbabasa ng Bible. Pero kaingay sa amin. Ang laman ng puso ko'y bungangayaw ng mga kapitbahay at ng magulang. Pastor, paano yun? Minsan gusto ko namang na-attend naman ako. Pero pag alam niyo, pag napunta akong church, pero ibang nasa isip ko. Iniisip, nasa isip ko, sinaktan niya ako, hindi ako makamove on. Hirap na hirap. Naranasin niyo ba yun minsan na magde-devotion ka lang para masabing nag-devotion? Nagbasa ka lang para masabing, alam mo yung parang nag-attendance ka lamang sa, ako po yung instructor sa BSU, alam mo yung parang nag-online attendance ka lamang na, di ba minsan ang turo ngayon i-online, naka-Zoom, naka-Google Meet, Mr. Plata, present. Nagdi-discuss ang teacher, tulog ka. Parang ganun, yung nag-devotion lang tayo para masabing may online attendance tayo. Kasi hindi nga na, kasi nga kinaliw na ang puso natin. Hindi kasi na ang puso natin. Alam ko na yan. Mas masarap ang bisyo. Kaysa sa Lord. Mas nafe-feel ko pa na relax ako kapag ginagawa ko yung alam kong makakasakit sa Lord. At minsan, paano ko hahanapin ang isang Diyos na hindi ko naman maramdaman? Kasi nga, umay na, pagod na, kalyuhin ang puso. Paano ko hahanapin yung shalom, shalom? Kung sa dami ko ng halos ng pagdaanan at hinayaan ng Lord na ako'y mapahiya, na ako'y masaktan, na ako ay maabuso emotionally, eh, paano ko pa mahanap ang Lord? Manhid na nga po ako, di ba? Alam niyo po, may nung kami ay that few, mga 10 years, 15 years ago, kami po ay nakapunta sa Hong Kong, sa Disneyland. So, hindi kami familiar doon. Tanghali, nawala ang kapatid ko si Jezreel. So, simula tanghali hanggang gabi, hinanap lang namin siya ng hinanap. Sa tingin niyo na-enjoy namin yung Hong Kong Disneyland? Sa tingin niyo na-enjoy namin ang Hong Kong Disneyland? Hindi, kasi hanap kami ng hanap ng nawawalang kapatid eh. Ay, syempre, kung ayan is sa Pilipinas o sa Star City lang, madali lang. O kaya sa EK lang, ay, alam na, madali. Ay, Hong Kong Disneyland, mga inchik ang mga nagsasalita. So, hirap na hirap kami. Pero, ito, alam ba, may nawala ang inyong Bible. Sabay nawala ang inyong Bible at inyong cellphone. Sabay na wala. Anong pinakahanapin mo? Ha? Bible? Well, palakpakan natin si Roslyn. Siyempre, hanapin mong Bible kasi mas mahalagang Bible sa cellphone. Di ba? Alam mo, yung Bible mo at cellphone mo hawak mo, nagpatak. Nagpatak na, anong mas hanapin mo? Bible! Di ba?
Kasi mas mahalaga ang Bible. Diba? Pero yung cellphone, hindi mo nahanapin kasi hindi mo mahalaga yan, diba? Biro lang. Ang kapatid ko, kahit nakakaiyamot, hinahanap namin. Bakit? Mahalaga. Kapatid ko eh. Nakita lang namin dun sa entrance ng ano, kanina pa kami naghanap sa iyo. Ayoko na mamasyal lang. Dami ko na ka napuntahan. Nakaiyamot. Alam mo, kapag mahalaga, hindi ka titigil sa paghahanap. Tunay, kung hindi mahalaga sa'yo, hinanap mo ng isang araw, titigil ka na. Hinanap mo ng isang oras, alam, bahala na siya. Pero kung mahalaga sa'yo, never na never kang titigil sa paghahanap. Tama. Hanap ha. Alam niyo si Jeremiah, the weeping prophet, prayed and prayed non-stop. Dumating na nga sa punto na ang Babylon ay winasak ang templo, winasak ang bansang Israel, winasak ang bayan ng Jerusalem, at ang mga Israelita ay na-turn into exile, o ibig sabihin naging alipin ng bansang Babylon. So nabura ang Israel sa mapa. Kinuha siya ng Babylon, siya na may binigyan ng magandang treatment. Pero naiyak pa rin si Jeremiah. Naiyak siya. Iyak siya ng iyak. Ang prayer niya ay, Lord, buuin mo uli ang bansang Israel. Buuin mo uli ang bansang Israel. Buuin mo, mahal kong bansa namin. Buuin mo uli ang bansang Israel. Iyak ng iyak, umaga ang gabi, at malamang hanggang siya'y namatay, naiyak siya na buuin ang bansang Israel. Next po. Next slide. Ito po yung timeline. 1584 BC, nasira ang bansang Juda, nawasak ang templo, ang Jerusalem, lahat, at na-exile ang mga Israelita. At nung 4 to 6 BC, pinanganak si Jesus Christ. 30 or 33 AD, si Jesus Christ ay namatay, napako sa krus. Ano po ang panahon natin ngayon? 2023 AD. Yung po yung ngayon, ngayon ay ano, July 16, 2023 AD. Kailan na uli nawasak ang bansang Israel? 584 BC. So BC pa, ito yung AD. Basta, tingnan nyo na lang yan. Kailan nabuo ang bansang Israel? Di ba si Jeremiah non-stop na nanalangin, buuin mo ang bansang Israel, buuin mo ang bansang Israel, buuin mo ang bansang Israel. Kailan nabuo ang bansang Israel? Noong 1948 na bawat bansa sa buong mundo sa United Nations ay pinagbutohan na babuo na ang Israel ay maging bansa uli. Na ang pinakahuling pumirma pa doon, nagtabla. Isa na lang ang boboto kung magiging bansa ba ang Israel o hindi. Ang huling bumoto ay si Carlos Romulo, isang Pilipino. Binoto niya ay oo, gawin uling bansa ang Israel. Kaya naging bansa uli ang bansang Israel dun sa Middle East. Kaya tayo mga Pilipino, wala tayong visa sa Israel. Pabor sa atin yun. Anong point ko? Kailan nananalangin si Jeremiah na mabuo uli ang bansang Israel? 584 BC. Kailan nabuo ang bansang Israel? 1948. So, ilang taong nananalangin si Jeremiah? Next. Si Jeremiah ay nananalangin ng 2,532 years. Na kahit siguro patay na siya, ang kanyang kaluluwa ay nananalangin pa rin na mabuhay ang bansang Israel. Ito ang tanong ko. Kaya mo bang manalangin ng 2,532 years? Ganun talaga. Kahit kinakaliyong puso, non-stop. Pray,
pray, attend ng Sunday, pray, magbasa ng Bible, o kalyuhin pang puso, pray, mag-devotion, mag-life group, magpa-life group, pray, at magpa-mentor, matin na mentoring, mag-pray, mag-pray uli, mag-intercede, pumunta ng Thursday, lumuhod dito, pray, umatend ng online, pray, mag-devotion, mag-pray, kahit na umay ka na, mag-pray ka uli, umatend ka, i-chat mo si pastor, pastor, may problema ako, sige, pupunta ka ng pastor, chat ka ng life group leader mo, pray pa rin, pray, mag-devotion, pray, manalangin, magbasa ng Biblia, mag-devotion, bumili ng bagong notebook sa National, mag-devotion ka uli, mag-pray ka uli, manalangin, pumunta ka ng Thursday, manalangin ka, lumuhod ka dito, maglinis ka ng church, manalangin ka uli, umattend ka ng Friday online sa Google Meet, umattend ka ng mentoring, mag-pray, may sugo sa Rosario, pumunta ka, sumama ka, mag-pray, mag-devotion ka, manalangin ka, pumunta ka sa church, pag Sunday, mag-invite ka sa sunod, mag-pray, huwag kang tumigil, pumunta ka pag Thursday, lumuhod ka dito, hanapin mo presensya ng banal na Espiritu, mag-pray, sinaktan ka na kasama sa church, pupunta ka pa uli dito, mas luluhod ka pa, magpe-pray ka pa, pupunta ka sa life group, pupunta ka sa life group sa kinalaglagan, magpe-pray ka uli, gigising ka sa umaga, tinatamad ka, bubuksan mo pa rin ang Bible, hindi mo mabasa, magpe-pray ka pa din, pray! Kahit matigas ang puso, kahit kinakalyo ang puso, si Jeremiah hindi tumigil mag-pray. Tayo, nakaluhod pa lang, 10 minuto, hindi na natin ramdam si Lord. Ala, wala na. Babalik na ulit tayo sa cellphone. Magbabasa tayo ng Bible. May magno-notif. Uy, inaccept ng crush ko. Akin ang friend request. Tigil na. Hindi na hinanap si Lord. Ang paghanap sa Lord, di walang tigil. Na kahit ang tigasan ng puso, kinakalyo ng puso, hindi ka titigil. Kahit bumagyo, pumunta ka church. Walang kompromiso. Kahit hindi mo feel, bubuksan mo ang Biblia mo kasi buhay ito. Babasahin mo. Kahit ang tagal mo na nananalang 5 taon, 10 taon, wala pa din. Ay, mas titindihan mo pa ang prayer mo. Kahit kita mo nagpe-pray ka, gaya nung kay Jeremiah, kinabukasan, nagpatay pa rin ng bata, nag-alay pa rin sa Diyos-Diyosan. Ikaw gano'n, nagpe-pray ka, mas lalo ka pang minura ng asawa mo, mag-pray ka pa lalo. Nag-pray ka, mas lalo lumalim ang utang nyo, mag-pray ka pa, mag-devotion ka pa. Hindi tayo titigil sa pagpe-pray. Hanggang sa ang puso natin ay patuloy lumambot at ang puso natin ay hindi na lang 99% na ibibigay sa Lord, kundi 100%. At hindi tayo katulad ng iba. That is what prayer can do. That is what crying to God can do. And I believe, kayang-kaya ng bawat isa yun. And I believe the end result, kung kailan man yung end result, kung nasa langit na tayo, o yung nakapagpatayo ka na ng bahay, o yung nakalakad ka na sa stage sa graduation, o kaya ay nakabili ka na sa kiyang para sa magulang mo, o naglalakad ka na sa altar at binigay sa inyo ng Lord yung tamang kapareha sa iyo, which is the end result, transformed life, may magbabago sa buhay mo. Kaya we will always pray and pray. Amen. Palakpakan natin na Lord. I will end you with this verse, keyboardist, please. I will end you with this verse, si Jeremiah sa sobrang dami ng pinagdinanas niya. Ano? Nagsulat siya ng isang libro, ang tawag sa English ay Lamentations, o sa Tagalog ay Panaghoy. Ano ba ang panaghoy? Kalungkutan. Nagsulat siya ng libro na puro kalungkutan sa dami ng hindi magagandang pinaranas o hindi magagandang inalaw, hinayaan ng Diyos sa buhay niya. Magbabasa ako ng marami. Sisimulan ko sa chapter 3, verse 13. Sabi din Jeremiah, pinatusok niya ang aking puso sa kanyang palaso. Para sinasabi ni Jeremiah, sadyang hinahayaan ng Diyos na ang kaaway itusukin ang kanyang puso, nasaktan siya. Sinong gano'n? Parang feeling niya lagi siya nasasaktan, wala naman nangyayari. Ako'y pinagtatawanan ng lahat ng tao at ginawang paksa ng kanilang biruan. Pero mo, binabackstab din si Jeremiah. Pawang kapaitan at kalungkutan ang ipinalasap niya sa akin. Grabe. Verse 16, iginugod niya sa lupa ang aking mukha.
siguro ito hindi literal na yung mukha ay ginanon. Kumbaga yung sobra siyang pinahiya. Si Jeremiah ay sobrang ipinahiya ng Diyos. At idinikdik sa batong aking bibig. Sa akin ay wala na ring bakas ng kalusugan, katiwasayan at kaligayahan. Kaya't sinasabi ko na wala ng aking lakas at ang aking pag-asa kay Yahweh. Sabi niyo na ba yun na parang nangihina na ako, Lord? Ang hirap namang umasa, Lord. Tagal ko na itong inaano, wala pa din. Tapos minsan makikita mo yung iba na bless na ng Lord, ikaw hindi pa. Verse 19, simpait ng abdo ang alalahanin sa aking paghihirap at kabiguan. Lagi kong naaalala at ako'y labis na napipighati. Pero itong maganda sinabi ni Jeremiah, gayon may, nanunumbalik ang aking pag-asa pag naalala ko ito. Itong laging inaalala ni Jeremiah sa kanyang buhay. Verse 22, pag-ibig mo, Yahweh, ay hindi magmamaliw. Kahabagan mo'y walang kapantay. Ito ay laging sariwa bawat umaga. Katapatan mo'y napakadakila. Si Yahweh ay akin, sa Kanya ako magtitiwala. Palakpakan natin ang buhay na salita ng Diyos. Kung ikaw ay makata, you would understand na yung ating mga binasa ay nagsimula sa sakit, trahedya. Pero tinapos ni Jeremiah sa still pagpupuri, pagtitiwala sa Diyos. Sino kaya nagkaroon ng perpektong kapayapaan? Yung mga peking hari nasa ba sa Diyos Diyosan o si Jeremiah? Sino? Jeremiah. Na kahit siya'y sobrang dami ng naranasan, sa tingin ko, siya pa rin ay may perpektong kapayapaan. Maring ikaw, marami kang pinapanalangin sa loob ng marami taon. Maring ikaw, hinayaan ng Diyos na maranasan ang matitinding pagsubok na hindi mo may paliwanag ni kahit ibang tao hindi may paliwanag. Maaring siguro, hindi na mawawala yung sakit. Hindi na mawawala yung ugali ng mga taong nakapalibot sa atin. Hindi na mawawala yung mga masasakit na salita. Hindi na mawawala yung may sasabihin ng ibang tao. Siguro, baka habang buhay nang may panalangin na hindi pa masasagot ngayon. Siguro may pagkakataon na buwan, taon, natahimik ang Diyos sa buhay mo. Ni Jeremiah. Pero alam niyo mahalaga, perfect peace. Shalom, shalom. Na kahit may ganun, nakapasok si Jeremiah sa shalom, shalom, sa perpektong kapayapaan. Kahit wala pa, o kahit wala na, ayos siya. Kasi perpekto ang banal na Espiritu sa kanyang puso na binigay niya ng 100%. 100%. Let's have a perfect peace in our hearts. Pagbilang ko ng tatlo, kung gusto mo lang, Pastor, gusto ko rin yung shalom, shalom. Pagbilang ko ng tatlo, tataas ka lang ng kamay. 1, 2, 3. Pastor, gusto ko yung shalom, shalom. Palakpakan natin ang Lord sa buhay ng bawat isa. And I will just end. Ulitin ko, ito ay siguro 3 weeks pa ng series about shalom, shalom. Tapusin muna natin itong unang week. I invite you, umaten kayo sa sunod ng mga weeks, pag-aaralan natin itong perfect peace na ito. Huwag kayong makakamiss. Mag-invite kayo ng bago. But for now, let's have a simple, quick prayer, pagbubukas ng puso natin sa banal na Espiritu. Kahit ikaw na nanonood, open your hearts. Close your eyes, bow down your heads, hawakan mo puso mo. Lord, salamat po, Panginoon, sa presensya mo. Salamat, banal na Espiritu, sa pag-ibig mo. Nahingi kami ng kapatawaran kung kinalyo na ang puso namin. Hinihingi namin na samahan mo kami. Hiniling po namin na ang aming kalyong puso ay may bigay namin sa iyo ng 100% buo.
hinihiling din namin na kahit wala pa, kahit wala na, kahit masakit pa, kahit masakit na, kahit ganun na, kahit ganun pa, still, makakarpasok kami sa presensya mo at maranasan namin yung shalom-shalom, yung perfect peace. Pinagpapasalamat namin na mahal mo kami. Tinataas sa amin ang pangalan mo. Pinupuri ka namin. Sa inyo lamang lahat ng papuri pa salamat. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Bumati ka ng 10 tao, sabihin mo sa kanya, shalom, shalom. Perfect peace be with you. Sabihin mo, perfect peace be with you. Shalom, shalom. Sa Diyos po lahat ng papuri.